Hi! Hello! Welcome mga kapudrip! Magluluto po tayo ngayon ng honey butter chicken. At habang nagpapainit tayo ng mantika na pagpipirituan ng manok natin, ay gagawa na tayo ng butter mixture. Una na natin ilagay ang flour, paprika, garlic powder, tapos nalagyan din natin ito ng cornstarch, saka ng salt, and ground black pepper. Yan. At ang huli na natin, itong Sprite. Bali, ito po yung maliit na bote ng Sprite, sinaling ko lang po dyan. At pagka-goods na, hahaluin lang po natin yan mabuti hanggang sa lumapot na po yung ano niya, yung texture niya na parang ganto na po. Yan, pagka-ganyan, goods na po yan. Okay, so ang next natin na gagawin, nakaready na po yung manok natin. Ilalagay na lang po natin yan dito sa butter mixture natin. Yan, igulong-gulong o iikot-ikot nyo na lang. At hayaan nyo siya tumulo pa ng konti para hindi po ganun kakapal yung coat ng butter mixture natin. Yun. So, ayun lang po. Ulit-ulit lang yung gagawin natin sa mga manok. At make sure po na mainit na yung mantika bago nyo po gawin to. Yan. Tapos, lutuin na lang natin to per batch kung gano'ng kadami yung manok nyo saka kung gano'ng kalaki po yung pagpiprituhan. Ito, mga dalawang batch po itong gagawin natin dito. Yan. Golden brown na po yung ilalim niya, kaya babaligtarin muna natin para yung kabilang side naman yung mas maluto. Bali, ano po ito ah? Mahinang apoy na lang yung gamit natin dito. Para kasi luto po hanggang loob. Hindi siya yung masunog agad labas tapos yung loob po hilaw. Okay, pagka luto na po lahat, itatabi lang muna natin yan. Ang sunod na gagawin natin is yung sauce na natin. Ito na yung pangkukot saka flavor dito sa fried chicken natin para lalong sumarap. Yan, nagtunaw na tayo ng 1/2 cup ng butter. Tapos timplahan lang natin ng soy sauce, oyster sauce. At pagkatapos, lalagyan na din po natin ito ng honey. At hahaluin na lang natin ito ng mabuti hanggang mag-simmer at lumapot po itong sauce natin. Yan. At ilalagay na po natin itong manok natin. At hahaluin na lang natin ito ng mabuti hanggang mabalot itong manok natin. Lahat po yan dapat mabalutan itong sauce natin. At pagka okay na lahat, pwede nyo na po patayin yung apoy saka ililipat na natin ito sa serving plate. Ibig sabihin, pwede na po tayo kumain. Subukan nyo na din po ito. Sigurado masasarapan kayo dito, pati mga kids. Siguradong mapapadami ng kanin dito. Kasi yung sauce pa lang po neto, ulam na. Yun! So, paano? Kita-kits na lang po ulit tayo sa susunod na video natin. Maraming salamat po sa panonood. Tara, kain po tayo!